acidic ba ang ihi ng aso nyo? Dan, mamaya ka naman doon ng TV, gawa tayo ng experiment. Eto nga daw, hawakan mo yung baking soda. And kukuha tayo dito ng suka. Yan, lagay mo dyan vinegar. Yun. Sige pa. Oops, tama na. Baka maubusin tayo ng suka. Tapos ito, kuha kang kutsara. Ayan. Okay, sige. Kuha ka ng kalahating kutsara niyan. Tapos, ihulog mo dyan. Okay? 1, 2, 3. Ayan. Bubble siya, oh. Ayun, sige, mix mo para humalo siya, yung vinegar. Bubble siya, di ba? Eto, ulitin natin. Yan, kita nyo? Bubble siya. Nag-neutralize yung acid siya kayo yung base dyan. So, yun yung rinirecommend ko sa paggamit ng baking soda para ma-neutralize yung mga acids ng mga ihi at saka dumi ng mga dogs. Ang normal pH kasi ng ihi ng mga aso natin ay slightly acidic, between 5.5 to 7 pH. Kaya mapapansin niyo itong gate namin, no? Ayan, puro kalawang na. Kasi madalas ihian ni Logan yan. Ayan, oh, ang bilis kalawangin. Nakakailang palit na kami dito. Kaya next time siguro, gagawin ko lang stainless itong gate namin. Kita nyo talaga yung kalawang yan. Kaya yung gate na pinagawa ko dito, stainless na po yan para hindi masira. Pero po, yung slightly acidic na urine na yon, yun ang normal, yun ang maganda sa kalusugan nila. Kasi po talaga, ang mga dogs ay mga carnivores. And normally, pagka na-process nila yung meats na kinakain nila, slightly acidic ang magiging resulta sa urine. Ngayon, marami nagpapakain ng mga mataas ang mga grains or plant materials sa mga dog food nila. Hindi nagiging slightly acidic yung urine. Tumataas yung pH level, nagiging alkaline. Masama ba yun? Opo, nakakasama yun kasi magiging prone sa UTI at saka sa struvite stones. Mga kidney stones yan na napoproduce kapag ka medyo alkaline yung pH level ng ihi ng aso natin. Ano Logan? Ba't nakatayo ka lang dyan? Relax ka lang. Kala mo, may kukumanda ko sa'yo, ha? Pero syempre, kapag ang pinapakain nyo sa dogs ninyo ay mataas ang protein kagaya ng SDN 42 natin, the better for our dogs. Mas healthy sila kapag ka mataas ang protein ang kinakain nila. And yung kidneys nila merong slightly acidic environment, which is good. Ano Logan, naanto ko na sa kwento ko. Of course, there are dogs na merong genetic predisposition sa pagkakaroon ng stones. Mga stone former talaga sila. Parang tao din yan. So if your dog is a stone former, syempre, you have to obey what your vet tells you. Ngayon, itong mga stones na mga struvites, pwede po yan correct kapag ka binago ninyo yung diet ng aso ninyo from a high grain, high plant material diet to SDN 42 para mas gumanda yung pH ng urine nila. Don't forget na laging merong available water ang dogs ninyo 24/7 para anytime pwede silang uminom. Kasi pagka mababa yung intake nila ng water at lagi silang nauuaw, natok na si Logan talaga, pwede pong mag-cause yun ng kidney problems and stone formation, pati UTI, parang sa tao lang din. So keep your dogs healthy and yung kidneys nila healthy by giving them SDN 42 and regular vet checks. Mabuhay po kayo from us here, Logan. Ayun si Lager, tanakulong kasi may mga tao dito. Kung hindi pa kayo nagpa-follow sa page natin, please follow and subscribe and share this video para doon sa mga tao na tingin niyo magbe-benefit din.